So hello mga Corp, welcome back to my YouTube channel. So nagbabalik na naman tayo para sa isang tutorial ng video. Ayan, so naalala nyo, bumili tayo ng kotse, Hyundai Jets 2008. Yan, manual. So meron siyang kasamang remote. Ito yung kasamang remote ng ating kotse. Ang problema, nabibigatan ako dito sa remote na to. At the same time, hindi ko magamit yung susi dahil hindi siya tugma doon sa original na susi. Yan. Makapal kasi siya. So, magiging useless na tong flip key na to. And at the same time, ang bigat niya. At the same time, medyo bugbog na yung ating button dito. Ayan. So, itong goma na to. Kaya, I decided na bumili ng mas magaang at mas maliit na remote sa Shopee worth 909. Ay, hindi pala. Worth 99 pesos. Ayan. So, 99 pesos lang to mga Corp. So, napakamura. Ayan, kita nyo naman. Kesa bumili ako ng mamahalin. So, napakamahal kasi magpa-clone ng remote sa labas. Mga 500 to 1,500 pesos. So, ito, sa Shopee, 99 pesos lang. Ayan. So, kung nagbabalak ka na magpalit ng remote para sa iyong chikot o iyong kotse, tamang-tama sa iyo ang video na to. Ayan. So, first things first, ano nga ba ang una nating aalamin kung tayo ay magpapalit ng remote ng kotse? Number one, alamin muna natin ang frequency ng ating remote. So, dalawa lang naman ang frequency ng remote. It's either 315 or 430 kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So, paki-correct na lang tayo mga Corp. Kung 430 ba, hindi ko masyadong matandaan yung ikalawa. Basta dalawa lang yan. 315 at 430. So, paano malalaman yung frequency? So, kailangan mong buksan ang iyong remote. Yan. So, pagbukas niyan, hanapin mo yung microchips. Sa microchips, may makikita kang nakatatak na 315 or kaya 430. Yun. Sa akin, ayan, papakita ko sa screen. 315 ang aking frequency. Kaya ang binili ko is 315. Yan. So, yun ang frequency. So, dalawa kasi ito. Papipiliin ka ni Shopee. Yun. So, pag nakabili ka na ng remote at dumating yun, syempre, excited, kailangan mo munang i-erase kung ano man yung nakaprogram dito sa bagong bili mo na remote. So, paano ang pag-erase? So, nakikita niya may napipindot. So, ibig sabihin may nakaprogram dito. Ngayon, ang pag-erase, napakadali lang mga ka-erp. Press and hold mo lang yung lock and unlock. Tapos, may makikita kang ilaw na magbiblink. Pag nagblink yon, pipindutin mo doon ng tatlong beses. Yan. So, ipapakita ko sa inyo. Press and hold, lock and unlock. So, nag-blink na yon, na nakita nyo, nag-blink. Then, 1, 2, 3. Yun. Nakita nyo mga Kerp? Ayan. So, ibig sabihin, naka-erase na siya. So, wala ka nang makikita. Ayan. So, ulitin natin. Press and hold. Ayan. Tapos, mag-blink siya. Then, 1, 2, 3. So, yun. Nakita nyo? Isa pa, isa pa, isa pa. Yan. Press and hold. Yun. Nag-blink. Then, 1, 2, 3. Yan. So, pag nag-blink ng ganyan, ibig sabihin, burado na ang nakaprogram dito sa inyong remote. So, kahit pindutin mo yan, walang iilaw. So, pag hindi umilaw yan, ibig sabihin, hindi yan sira, mga ka-erp. Wala lang nakaprogram or nireset lang natin yung ating remote. Ngayon, pagka-reset natin, kukunin natin tong old remote and napakadali lang mag-clone. So, pipindutin mo lang ng sabay yung mga magkakamukhang icon dyan. Kagaya na itong lock, unlock, itong speaker icon at itong kuryente. So, ganun lang. So, pipindutin natin to and then iintayin lang natin na yung LED lights nito ay maging solid color. Kung blue man yan or red. Sa case ko, itong remote ko is red. So, yung iba blue. So, kanya-kanya yan. Yung iba green. Yan. So, again, pagtatapatin lang natin yung remote. Tapos, press and hold parehas.
Then hintayin lang natin na mag solid red LED lights. So gawin natin. Yan. Alauna. Alas dos. Magic. Ayun. So nakita nyo. So nakisa na tayo. So uulitin lang natin yan sa lahat ng ating button. And 1, 2, 3. Ting. Ayun. Then atin namang speaker. And 1, 2, 3. Ting. O, kita nyo. And lastly, itong ating ano ba to? Kuryente. 1, 2, 3. Ting. Okay. So, naka-program na yung ating remote. Ayan. So, ganun lang kadali mga karep. So, 99 pesos. May bago ka ng remote. So, meron na tayong spare. Ito na yung uri, ito na yung gagamitin ko. Ito na yung dadaling-daling ko. Ito, itatago ko na lang to. Ayan. So, kung natutunan ka sa video na to, kung may natutunan ka, syempre, huwag kalimutang pindutin ang like and subscribe button. So, marami pa tayong gagawing DIY at video sa ating Hyundai Jet. So, napakarami pa nating aayusin doon. So, project car natin yun. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits on the next video. Salamat. Bye-bye, mga kerps.